isa na naman di umanong pangingialam ni First Lady Liza Araneta Marcos sa ating pamahalaan. Magandang araw, mga kaibigan. Isa na namang nagbabagang balita ang ating tutunghayan ngayong araw na to. Ito ay ang pangingialam na naman ng ating First Lady. Bakit laging ganito na lang, siya na lang ang laman ng mga social media ngayon? Lady Liza Araneta Marcos na huwag isamang sampahan ng kasong graft ang OIC Secretary ng DOH na si Maria Rosario Vergeri. Bakit siya nakikialam? Ito ay patunay na si Liza Araneta Marcos ay isa sa nagdikta sa ating administrasyon. Ito guys, sabasahin ko. An official of the Department of Health said on Sunday that a colleague has dropped the name of First Lady Liza Araneta Marcos to convince him to withdraw the graft complaint he filed against Acting DOH Secretary Maria Rosario Vergeri and six other health officials. Nang ibig sabihin, pinipigilan ni First Lady Liza Araneta Marcos na isama sa pag-file ng graft ang ating acting DOH secretary na si Maria Rosario Vergeri. Bakit kaya guys? Alam na din. Grabe na itong pangingialam ni First Lady. Siya na lahat ang nagdikta. Hindi ito magandang nangyayari sa ating pamunuan ngayon. Ito ay isang betrayal of public trust. Kasi hindi naman siya ang presidente. Siya ay isang first lady na dapat tumulong sa gawain lang, mag-ayuda. Gumawa siya ng sarili na kagaya ni former First Lady Imelda Marcos. Ang gaganda na maginawa ni First Lady Imelda Marcos. Pero itong ating First Lady ngayon, bakit ganito siya? Siya ang laging nakikialam. Dinidiktahan niya lahat-lahat. Diba? Oh, ito ay patunay. Ayon dito sa Manila Times, ito ang galing din sa vlog ni Madam Harlica na ito ay mga pagpatunay na ang ating First Lady, Liza Araneta Marcos, ay nangingialam. So sa punto, hindi kaya ito manahimik? Baka may busal na namang gagawin. Imagine, 786 million plus 529 million pesos na dapat sana sa mga cancer patient. Saan mapunta? Bakit niya pinipigilan ito? Para madala na sana ito, dapat huwag siyang makikialam. Ang laki ng pera na to, billions, saan mapunta? Bakit pipigilan? Anong nangyayari na sa atin? Bakit si mahal nating presidente Bongbong Marcos walang imik, hindi man lang nagsasalita? Nakakalungkot guys, nakakalungkot isipin na ganito ang naging kalakaran ng ating pamunuan ngayon. Masyado na si First Lady nakikialam. Siya ang laman ng social med. Siya ang laman ng mga pahayagan. At ito, ang mangyayari dito, sana naman hindi kayang busalan itong nagbunyag sa isyong ito.
Sana naman. Huwag padadala sa busal, lumabang ka. Iangat mo. Ibangon mo ang Pilipinas. Ang may mga amay alam, dapat manindigan. Ilabas niyo na lahat para matigil na to. Hindi na tama.